Binanggal na tabay! Binanggal na tabay! Hello mga ka-XL! Ako na po ni EM Silag at Negosyo. Let's do Binanggal Gaming! At bago nga ang recipe reveal, pakinggan muna natin ang kanilang mga hatol. Nami kaayo! Nami kaayo! Good? Very good! Too much good! Weh! You're joking! No joking! Yeah! O diba? Sinong di gaganaang magluto niyan? Tara na, let's go! Ngayon na nga, nag-prepare na tayo ng harina, cornstarch, baking powder, konting asin, at sugar. Hindi natin kakalimutan yung sesame seed. Okay lang na hindi roasted, ha? At sa ating wet ingredients, mantika, fresh milk, at dalawang betlog ni Chefy Hazel. And of course, kailangan din natin ng mga measuring tools. Kailangan natin ng measuring cup, tapos yung itong tablespoon at saka teaspoon, itong ladle na plastic, ito ding, anong tawag dito, hindi ko alam, at saka itong whisk. Kaya tara, simulan na natin. Unahin muna natin yung mga dry ingredients. 4 cups of all-purpose flour. 1 half cup of cornstarch. 2 teaspoon of baking powder. 1 half teaspoon of salt. Mix it well, mix it good, mix it like you should. And for the wet ingredients, 1 cup plus 4 tablespoon of fresh milk. 1 cup of white sugar. Mix it well, mix it good until the sugar will be dissolved. And 2 tablespoon of oil. 2 medium-sized egg. Mix well the wet ingredients. Ay, basta, tarong nga yung whisk until well combined. After that, i-mix nyo yung wet at saka dry ingredients. Dahan-dahan lang ha, pakonti-konti lang muna. Slowly add the wet ingredients into dry ingredients until mag-form into dough. At ayan na nga, naging dough na siya. Ready na po itong bilog-bilugin. Lagyan ang kamay ng konting oil para hindi dumikit yung dough sa kamay. And then, kumuha ng pakonti-konti at bibilugin sa kamay. Tapos, ilalagay sa sesame seed at yung tray po, lagyan din ng konting oil para hindi dumikit yung dough. Kasi po, madikit po talaga yan. Ganyan po talaga ang binangkal daw. Madikit po siya. Ulit-ulit lang natin dyan bilugin. Katulad ng paulit-ulit din ang pambibilog ng mga jowa natin sa atin. Char! Ay, sorry. At every now and then, lagyan nyo ng oil pa rin yung kamay nyo. Kasi po talaga, madikit po talaga yan. Pabalik-balik na ako. Yes po, madikit po talaga yan. At kailangan talaga yung kamayin. Kasi po, pag ginagamitan natin yan ng gloves, masyadong madikit doon yung dough sa gloves. Kaya kakamayin po talaga yan. Kasi traditionally, yung binangkal po, ginagawa po talaga yan. Nagkakamay po talaga ang ating mga kanunu-nunuan. Kaya huwag kayong maarte dyan. Kung ayaw yung kumain, huwag nyo. Kakainin ko niya lahat. At wala, ang dami kong nagawa, di ba? May sobra pa yung dough. And now, let's start cooking. Yung gagawin natin sa pagluto ay yung pwede mag-deep fry. Medium heat lang po. Madali kasi masunog ang binangkal dough, guys. Pag mainit na tong kaldero, lagyan na natin ng mantika. Yes po, madaming mantika. Kasi nga, deep fried, di ba? Itong mga naka-ready to fry na po ay hindi po siya pabilog. Kasi nga po, malambot yung dough natin. So, kailangan natin siyang bilog-bilogin bago natin ilagay sa mantika. Cooking tips, guys. Dapat pag maliit lang po yung pinaglutuan niyo, kontian lang yun po yung paglagay ng dough. Kasi po, tutubo pa yun siya at lalagay po yung mga dough natin. Ma-overpopulated yan, guys. Also, kailangan natin bantayan kasi po madali nga siyang masunog. So, paulit-ulit natin babalik tarin. Para nga, hindi masunog at masarap po yung luto natin. Dapat, ganyang pagka-brown ang i-achieve natin. Tingnan nyo guys yung hinaon ko. Hinaon. Diba? Nakakatakam. Tara na, sentensyahan na natin to. Basta kaingon yung gag-mia. Ay! Yung mga walang sesame seeds pala dyan. Cheese na lang ang nilagay ko kasi wala na talagang sesame seeds. That's all for today's video. Salamat sa pagtanaw. Until my next vlog. Dalay ko ng Diyos. Bye!